Good evening. Yes, sir. Ilang araw na lamang po ang paghahanda ng dalawang kaplungan ng Kongreso. But I know, sir, we know, alam po ng taong bayan, sambayanan, na punong abala po ang mababang kapulungan dahil kayo po ang main host sa SONA. Ano po mga paghahanda ng House of Representatives in your part, sir? Well, marami, no? Marami kaming pinaghahandaan, no? Number one, of course, yung mga invitation namin, no? Lahat ng invitations na padala na namin sa mga guests namin. Tapos yung ibang mga last minute participants, pipikapin na lang nila sa House of Representatives. Kasi alam mo naman, willing naman kami yung mga nag-decide last minute, no, na gustong umaten. Bibigyan namin sila ng invitation at mga kailangan nila para makapasok sa Kongreso. So yung iba, pipikapin na lang nila bukas sa House of Representatives. Sir, you were quoted earlier tonight sa mga balita na nasabi po ninyo na dadalo daw si dating Pangulong Duterte sa SONA. Tama ho ba yun, sir, ang impormasyon na binabasa? Compare po yan. Kasama po si President Erap, no? Erap Estrada, si former President GM po, nag-confirm na rin. So, tatlong former presidents yung pupunta. Confirm na po yan. Sir, alam mo, bihira lamang yan, sir, na mag-a-attend si ang kumbaga natitirang mga buhay ng Pangulo ng Pilipinas sa SONA po ng kasalukuyang Pangulo. Paano po yung honor ng House of Representatives ng kadalampung presensya? Saan po sila bandang mauupo sa plenary, sir? Sila po ang aming special guest. At tawag po namin sa FBI. Very important person. Yeah. Kaya doon po sila sa sentro ng plenary. At makikita natin ang upuan nila ay kulay dilaw, no? Light yellow. Kasi yung seating arrangement ngayon sa plenary symbolizes the flag, no? Flag ng Pilipinas. So merong sa pinakamataas kulay blue, tapos kulay red, tapos kulay dilaw, yung araw po sa gitna, di ba? So yan po ang seating sa plenary hall ng House of Representatives. Doon po sila sa gitna, sa araw, itong mga VIP guests natin. Sir, sa actual SONA day, nasa ilan po ang expected po ninyo ng mga bisita? And ano po ang paghahambing natin compared po doon sa 2022 SONA? Mas marami po ba ang expected ngayong taon na State of the Nation Address? Mas marami po kasi doon pa lang sa napadala namin mga invitations, close to 2,000 na po eh. So we expect to reach mga 2,300-2,400 po na mga guests at mga incumbent congressmen, senators, former congressmen and former senators, and our mga former leaders po, former presidents, former speakers, and former Senate presidents. But of course, inimbita rin natin yung diplomatic community natin at yung mga international organizations dito sa Manila. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, although mababa na po ang mga kaso ng COVID-19, last year medyo mahigpit. Ngayong taon po ba, sir, ano po ba ang mga paghahanda? Kailangan ba ng vaccination card o RT-PCR test? Balikan natin mamaya si Sec. Gen. Reggie Velasco, bumigay yung signal partner. Alam mo naman, pangulo yan. At mga protocols sa kalatag, hindi pwedeng magpakakumpiyansa sa mga health and security protocols. Sa mga nakalipas na mga taon ay talagang naging mahigpit, no? Dahil merong pandemya, siguro nag-umpisa yan way back 2020 or 2021, medyo mahigpit na tayo. Okay, balikan natin kung okay na, hindi pa natin nakikita sa video si Sec. Gen.
Ayan, okay na. So, yeah, maraming media partner. Yes, opo, Sec. Jen. Yes, sir. Sir, ang health protocols, paano po ang latag po ninyo? Kailangan ba ng vaccination card? Kailangan ba ng antigen? Or paano po ba? RT-PCR test sa lahat ng bisita? Wala na pong mga requirements sa ganyan. Ang kailangan po ng namin ay yung vaccination card, no? Pagka hindi naman po kayo vaccinated, pwede po rin kayong pumunta, pero kailangan no, mag-submit kayo ng RT-PCR test results, no? Na negative 48 hours before sona. Mm-hmm. Sec. Jen, magandang umaga po si magandang gabi si Admar po ito, sir. Sir, if ever po na medyo pangit yung ating weather, meron ba kayong nakikitang scenario din sa inaasahang zona ng ating pangulo? Wala naman pong pagbabago. Wala naman kaming expect na ganyan, no? Kasi as you know, kasama natin yung kapulisan, MMDA, local government ng Quezon City, wala kami natatanggap na reports of any threats or any kind. Mm-hmm. So yung buong batasang complex po ay siradong una pansamantala sa public, or matagal nyo na pong hindi pinapapasok yung public dyan po sa batasan po? Actually, ang lockdown ho will start tomorrow, no? That's Thursday. Yun po, very limited na lang yung taong makakapasok sa loob ng House of Representatives Complex. So, lockdown po yan hanggang actual zona. Of course, mayroong morning session ho sa Lunes. So, bubuksan ho namin yung mga gates namin at pintuan para doon sa mga House of Representatives members na attend po ng session starting sa Monday po at 10 a.m. Mm-hmm. Okay. Sir, how about yung ano, pero di ko lang alam kung ginagawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi si Pangulong Rodrigo Duterte kasi minsan nakikisalamuha sa mga tao sa labas. Beyond control nyo na po ba yun? Sa pambansang pulisya na ba? Or sa PSG na po ba yun, sir? Wala ho kami ganyang narinig na po. So, wala po kaming in-expect na sitwasyon. Pero depende na ho sa Office of the President, kay Presidente, gagawin. So far, wala ho kaming advice na gagawin niya yan. Okay. Sec. Jen, may tanong ka pa, MJ? Sec. Jen. Sec. Jen, sir, paano po yung mga rally-rally? Kasi nung nakaraang taon, di ba partner, naalala mo sa labas ng house? Saka ano pa, yung ano, how about yung mga, alam mo na, mga mambabatas na minsan gumagawa ng pakulo. Eksena sa loob. Meron na rin mga history nga ganyan po, Sec. Jen. Meron bang mga paalala? Or pinahayag kayo sa mga mambabatas na ito na, alam mo na? Alam na di, Sec. Jen. Well, alam mo naman, meron pa tayong freedom of expression, ano? Pero nakipag-usap na po kami, may advisor sa lahat ng attend ng sona. Hindi lang po yung ating mababatas, but even guests. They're not allowed to carry any protest sign. Even yung pananamit po, bakit may mga sign po yan ng protesta. So, makikita naman po natin sa pagpasok pa lang ng guest, ano, even sa loob, at pagka meron namang gumawa niyan, meron naman kaming enough security personnel to stop that type of behavior. So, we're hoping na walang gagawa niya, kasi malinaw po naman yung advisory namin sa lahat ng atin ng zona na bawal yung demonstration of any kind sa loob ng plenary hall at sa loob ng batasan complex.
Mm-hmm. Seth Jen, huli na lang sa part ko bago ko ibigay kay MJ. Hanggang sino lang po yung imbitado? Halimbawa, kung pupunta doon yung isang congressman o senador, yung immediate family lang ba? Yung asawa, di ba kasamang anak? Hanggang saan lang yung pwede magdalhin ng mga imbitado doon, lalo na mga mambabatas? Well, nasa discretion po nila yon, no? Karamihan naman, plus one lang, no? Ibig sabihin, yung asawa nila o yung relative nila gustong umattend. Pero inaccommodate din po namin yung may mga extra guests, no? May additional guests sa abot ng aming makakaya, no? Of course, yung seating, hindi po sila pwedeng yung mga seats for VIP at saka mga former congressmen. Doon po sa Gallery 1 and 2, no? Namin sila ilalagay yung mga additional guests natin. Sec Jen, paano po yung mga dating ikalawang pangulo ng bansa? Sino-sino po ang mga nag-confirm? Sino-sino po ang nag-decline? At confirm mo so far lahat sila, no? Si former President Erap Estrada, former President GMA, and former President Duterte. Apo, yung mga... Apo, sir, mga former Vice President po, sir, yung natanong po natin. Former Vice Presidents po, so far, wala ho pa kaming nako-confirm, no? Pero sa aming palagay, hinihintay po namin yung final confirmation ni former VP Jejo Marvinay po. Siya yung so far ang indications mukhang a-attend po siya. At si former Vice President Noli De Castro. How about Robredo, sir? Decline? Nag-decline po siya. Nag-decline po. Umattend na. Sir, napaka maganda po yung mga performance ng nagdaang SONA. Lalo yung pag-awit dati ng Lupang Hinirang, yung mga choir. Ano po mga pagbabago, sir, sa mga performers po sa paparating na SONA ni PBBM? Maganda yung hinanda ng namin dyan, no? Meron kami surprise guest yung kakanta ng pambansang awit natin. Pero ayoko munang sabihin ang pangalan niya, pero bagong talent siya at famous internationally, no? Ay, wow. Siyang mga recordings at makikita siya sa social media. So, baka bukas i-reveal na namin kung sino siya. Isang singer lang na babae, Pilipina po, ang kakanta ng pambansang awit. At tapos naman, yung ecumenical prayer po, lima po silang mga leader ng religious groups po ang magdarasal para sa SONA po. Apo, Sec Jen, yung mga orkestra, naalala namin, dating Pangulong Duterte, SONA niya, nagkaroon ng orkestra po sa labas. Meron din po bang ganoon, sir, ngayon? Actually po, sa morning session, meron pong ganoon. Oh. Meron po kami group of singers coming from Tacloban. From Leyte po. Choral po sila at saka isang group of singers. So, yan po sa umaga. Tapos sa hapon, nire-request din po namin kumanta sila during sa cocktails po. Right after SONA po kasi may cocktail reception. May request po kami na kung pwede, background music po sila kakanta in the presence of our guests during the cocktail reception. Opo. Sir, sa ngayon, sa ating panayam, out of 100 being the highest, nasa ilang porsyento na po ang handa ang Batasan Complex sa ilalim po ng inyong mandato para sa SONA ni PBBM? Actually, we can hold the SONA tomorrow, no? Uy, wow. Red. Ito na, 100% na yung physical arrangements namin. Ang iniintay na lang namin talaga yung guests para sa SONA. Ready na lahat. Pati yung security, yung mga upuan nila, lahat po, naka-ready na. I'm glad to report na
we're ready for Monday. Alright, Sec Jen, ano po man ang mga paghahandaan ng mababang kapulungan? Andito lamang po ang SMNI para tulungan po kayo sa information dissemination. I-airin natin yan, sir, National TV agad. Ano mga balita dyan sa mababang kapulungan? Maraming salamat po, Sec Jen, sa inyong panahon ngayong pong Miyerkules ng gabi, sir. At maraming salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat si Secretary General Reggie Velasco ng House of Representatives. No?